Magandang umaga po, bumabati ng maingiti mga lingkod niyong Conrad, Julie at Baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad, bigyan ng solusyon. Tune in, ood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes, wala tong miss. Kaya kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian. Kasalo mo sa pananghalian. Magandang umaga po muli sa inyo pong lahat. At ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. Nandito po muli tayo sa panibagong episode po natin. At muli, welcome back dito po sa ating impormasyong pangkalusugan. Our very own health program ng CBBC-CSI, mga kapatid. Kaya muli ay tayo po'y magalak at matuto sa mga pag-uusapan natin ngayong araw po na ito. Today is Wednesday at alam naman po natin na ang ating tagapagsalita dyan walang iba kundi si Ma'am Leslie Karangian. Alright, so again, ay mamaya-maya lang makakapiling po natin siya. Pero bago po muna yan, ay i-welcome ko muna ang aking pinamagandang host for this day, walang iba kundi si Doc Julie Castro. Hello, masayang umaga. Masayang umaga, ma'am. Sa ating gwapong-gwapong host. Amen. IP. Yes. Para ako nasa ibang bansa, ano ba yan? Hello, magandang umaga po sa inyo at eto na naman po tayo sa impormasyon pangkalusugan. Amen. At magulo po ang buho ko.
At wala po akong makeup. Wow. Party. Pumapartida pa yan si Doc Julie, ha? Wala pa daw makeup yan. Wala po. Anyway, ang importante may boses. Yun! Binabati ko ang mga taga North, South, East, and West corners ng ating simbahan. Hello po kay lahat yung mga viewers at ang mga area leaders. Oo, ang East family. Siya lang po ang nandito at ang Central East. Yes, ang West Side, nandyan din. West Side. At ang Makati West. Ay, oo naman. Sir Rudy Daif and Sir... Ang Western Union? Yun! Matindi. Ang South Border? Yun! South East? Yun! At... ano pa? Central! Central Family? Oo. At... sino pa ba? Si Antonio, ano? Northeast! Northeast! Yun! Oo. Far South? Far South! Oo. Siyempre, ang... South West family. Bank. Oh, West Bank at South West, Family. Oo, baka magalit si Leslie, ang West Bank. Yes. Yan ang muse nun, di ba? Yes, of course. At sino pa ba? Parang alam ko 20 yan eh. Yung Manila. Manila West. Manila West yan. South Central, ayun. Sino doon? Si Sir Ronnie Enteya po. Ah, oo. Oh, South Central po yan. Kapitbahay niyo po yan, ma'am. Ay, oo nga. Sino pa? Oh, sige, binabati ko rin ang mga taga... ang mga... ano tawag dito? Mga senior citizens. Yun, oo nga naman. Nagugulo talaga ang buho mo. Anyway... mga senior citizens. Yan, oo. Yung ano mo, huwag mo kakalimutan, yung Growing Baptist Growing Ladies. Baptist Ladies. Yes. Kita-kita tayo, mamaya. At sa lahat sa inyo, iniimbitahan ko kayo, mamaya, sa ating midweek service. Yes, totoo yan. Midweek service. Ay, tayo po yung mag-involve sa mga areas po natin. Tapos lahat ng mga PSS student. Yun. Oo. Now is the time to shine. Oo. Tapos, ano tawag dito? 2,000 Magbabasa na po ako. Hindi. Hindi pa 2,000 years. Kung konti pa lang naman niya. Bati na natin yung mga nasa live viewers natin ngayong umagang ito. Sige, ma'am. Julie, simulan mo. Nawala. Nawala. Yan ang sinasabi ko. Nandito na po si ma'am Lisa Dantes. Ayan. Ma'am Belia Quiñones. Ma'am Army Padilla. Nakikita mo na yung mga yan? Mm-mm. Ay, hindi pa. Joanne Terencio. Yun, si Ma'am Joanne Terencio. Ma'am hello po, ma'am. Ma'am Linda Quiñones. Morales. Ma'am Leonor Geray. Ma'am Leslie. Ay, oo. Parang hanggang dun lang. Hindi pa po umaakyat. Hanggang dun lang daw. Bakit kayo marami na? Marami na. Nandito na si Ma'am Tess Quintana, si Ma'am Yang, ang muse ng South Border, si Ma'am Jessa Tino, hello po Ma'am, Irene Manguera, all the way from Kabangkalan, si Ma'am Jaka Rico, ayan, all the way from Mindoro. Yan, hello po Ma'am, at nakikita ko na rin po dito si Sir Marvin Fernandez, all the way from New Jersey. Nakikita mo ba yung mga yan? Siyempre, hindi. Kaya kailangan nating itapon na dito yan, di ba? Oh, nakikita mo ba dyan si Ma'am Leonor Geray? Bigyan ko to ng hanggang October. Ayan, oh. Okay. Sabi ko sa iyo eh. Ay, nandito na ang Marvin. Yun, Ma'am oh. Ma'am Cecil Ampig. Ma'am Generous Pugarin, all the way from office ni Ma'am Beng. Oo. Yeah. Ma'am Beng Dingding. Ma'am Beng Dingding. At shout out din dyan kay Ma'am Lynn Tres Valles. Oo. Yan. Bakit sa totoo lang po humihinto? Humihinto kasi. Ayan nga. Itcha mo na dito yan kasi. Pag ano naman, oo. Atalugin natin. Diyos. Yan, oo. Ma'am Jovi Flumentira, one of your growing Baptist ladies. Ay, nandyan po, nanonood po sa atin. Oo nga. Oo. Yung mga PSS students dyan, ay kamusta po kayo? Natapos ang inyong unang linggo. Oo. Kaya, first 2 days. Pwede merit ba pag hindi nanood ng IP? Ay, wala naman, ma'am. Wala bigyan po. Bigyan natin ng demerit. Kundi kung ano yan, dagdag.
Dagdag ano po sila, dagdag puntos po nila yan sa kanilang weekly accomplishment report form. Ayan. Ang ating direct nanonood na po, Sir John Hill Laurena. Hello po, direct. Wow, naka-double thumbs up. Yes, sir. Yes po, ma'am. At nandito rin si Ping Ping. Ayan, Ping. Siya sa mga estudyante ko po sa higher level sa computer literacy. Galing sumagot niyan, ma'am. Manbihira. Oh, tanungin mo ba naman kung anong ano, literacy? Yes. Computer literacy. Hindi talaga yan. Isko? All about electronics. Yan. Si Maria Bunyaw. Hello po, ma'am. Hello po. Ma'am Army Padilla. Yes. Oh, ma'am Cyril Ampig. Cyril pala to. Mm. So again, hello po sa inyo po dyan, sa mga PSS students. Shout out sa inyo. At nakalagpas na kayo ng first 2 days ninyo. Yung iba, medyo talagang... pagod daw eh. Oh, matindi talaga. Pagod daw. Orientation lang na pagod. Grabe naman yun, no? Ganun talaga, saan no? Din, di ba? Nag-election lang? Oo, hindi. Nag-klase na talaga sino rin sila. Sino nanalo? Ang congratulations nga pala sa ating El Presidente ng SBO. Walang iba kundi si Sir Ronel Purmanes. Yan. Isa sa mga Baptist builders po natin, ma'am. Ah, si Ronel. Yeah, oo. At ang vice president po nila ay walang iba kundi si Sir Gerard Espiritu. Ayan. Wow. Congratulations. At ang secretary si Rhea. At ang secretary ay si Rhea. Tama, si Ma'am Rhea. Si Ma'am Rhea Espiritu. Ayan. Naririnig ko lang, hindi ako nakapanood kasi hindi naman ako PSS student. Oo. Kaya shoutout sa inyo, mga kapatid. Enjoy studying. Sabi nga ng ating mga pastor Ma'am Susan Teodoro. Yes, opo. Cesar Dejos. Yun, oo. Cyril Ampig ulit. Ay, oo. Yeah. Cyril Ampig ulit. Ulit-ulit, oo. Nagpo-propesay pa. Ay! Mag-iPhone 14 na Pro Max. Doc Julie. Yan. Oh. Sino ang ano muse ng SBO? Wala tayong muse. Walang muse? Hindi po nag-yong muse. Wala pong muse sa SBO. Bakit kami nun meron? Ha? Dalawa-dalawa. Bakit kayo ayaw nyo nang ng muse? Wala nang muse. Merlin ng kill. Oo. Ha? Oo. Ay, si Ma'am Joy. Hello po, Ma'am Joy Rico. All the way from... Mindoro po yan. Parang nanalo tong ano na to, may congrats eh. Leslie Karangyan. Siya yata treasurer po natin. Oo. Ay, anong year na ba ni Ma'am? Ano third year na ba yan si Ma'am Leslie? Third year yan, di ba? O, third year na po pala si Ma'am Leslie. Tama mo, tindi. Parang kailan lang. Nilagyan niyo yung sarili niya ng congrats eh. Parang kailan lang. Kaya parang naalala ko. Ay, si Ma'am Cyril daw po ang muse. Ayun. Yan ang sabi. Gawin na natin yung tatlo. Si Ara, saka si Rona. Siyempre naman. Wala nang iba. Sila muse ng SBO. Muses. Yes. Yoy, de, grabe ka naman. Oo. Ma'am Delia Quiñones. Yes. Si Ma'am Fema Jorge, hello po, ma'am. Happy watching po sa inyo po dyan. Alright? Ma'am Cecil Ampig, paulit-ulit. Uy, ano Sir Rick. Sir Rick Guerino, all the way from, nasa Palawan ba si Sir Rick ngayon? Hello po, Sir Rick. At welcome dito po sa ating Impisahan na natin ang kitchen crew. Yan, oo. Hello po, kitchen staff. Ayan, hello po sa inyo dyan. Ito si, ano ba? Si Junkie Laiko, ano ba yan? Manila West po yan. Manila West? Yeah, Manila siya West. Siya na ba leader doon? Opo. Okay. Ay, hindi siya leader doon. Si Serapi Giray. Si Serapi Giray. Oo. Ah, okay. Kasi baka naghahanap na rin ng muse yan eh. Ah, yun lang. Oo. Alright? Okay na. Makapindot sa South Guard. Kala mo, pogi. Sino yun? Sabi ng director natin, pogi ka daw. So, binabati ko rin si Pong Pong. Hello, Pong. Nanonood ka eh.
Okay na? Okay na. Alright, sige mga kapatid. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating programang Impormasyon Pangkalusugan. Maraming salamat sa mga live viewers natin dyan. At salamat po muli sa inyo pong panunood. At let's all enjoy the program mga kapatid. Mamaya ay may didiscuss po ni Ma'am Leslie ang kanyang topic. I believe ito po ay patungkol sa TMJ. So again, tayo po ay matuto na naman sa mga dapat po nating matutunan patungkol po dyan. At muli ay si Ma'am Leslie magiging pagpapala po para po sa atin mga kapatid. No? Kaya let's all enjoy the program and muli tayo po. I-share nyo lang itong link na ito mga kapatid at upang maging tayo naman ay maging pagpapala sa mga ibang kapatiran, sa mga ibang kasama natin sa bahay dyan or mga kaibigan nyo po mga kapatid. Alright? So sige, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. At Ma'am Leslie, maganda ka ng iyong katanungan para at least maging challenge po tayo mamaya sa mga live viewers po natin. Alright? So again, I am Ma'am Leslie. Pasok! Magandang umaga po muli sa inyong lahat at isang malaking pribilehyo po na makapagbigay po sa inyo ng impormasyon tungkol sa ating kalusugan ngayong araw na ito. At ang topic po natin ngayon ay ang tinatawag na temporomandibular disorders o TMD. Yan. Minsan tinatawag din itong temporomandibular joint dysfunction o TMJ dysfunction. Ito ay ang grupo ng maraming kondisyon na kondisyon sa ating panga na nagdudulot ng pananakit at di maayos na paggalaw o pagfunction ng ating jaw joint o yung joint natin sa panga at ang mga muscles na nagpapagalaw dito. Meron tayong dalawang TMJ o temporomandibular joint. Ito po yun. Yan yun, yung makakapa natin sa magkabilang side ng ating mukha. Yan po yung ating temporomandibular joint na makakapa natin sa magkabilang side sa ibaba ng ating tenga. Yan, mararamdaman natin ang joint na ito kapag inilagay natin ang daliri sa harap ng butas ng tenga natin. Ito yung butas, dito sa harap lang. Yan, makakapa natin yan. Kapag habang binubuka natin ang ating bibig. Yan, try nyo pong kapain. Yan po, dyan sa bandang tenga. Pag ginanga mo, nga bukasara ng bibig, ay makakapa nyo po yan. Yung temporomandibular joint. At ito naman yung mga muscles na nagpapagalaw ng ating panga. Yan, may muscle tayo dito sa bandang leeg, dito sa ilalim. Yan yung mga muscles. May mga deeper muscles pa dyan sa loob. Yan, mga muscles ng ating panga. Mga involved din kapag tayo ay merong TMJ dysfunction. Yan yung mga muscles na sumasakit. Muscles dito, pati ang leeg, sa batok, yan. Yan yung mga muscles na involved sa TMJ dysfunction. Ano po ba ang sanhi ng TMD? Yan, ito yung mga causes ng TMD. Pwede po itong maging intra-articular kung tawagin o yung joint mismo ang nagkakaroon ng problema tulad ng degeneration nito o dahil sa pagkapudpod or arthritis po ng ating jaw joint. Nagkakaroon din po ng osteoarthritis dyan at kadahilanan ng extra-articular cause o dahil naman sa imbalance. May mahina at malakas na muscle sa iyong panga at muscles mo sa leeg. Yan. O sobrang paggamit ng mga muscles sa panga. May matibay na ugnayan ang pangit na posture o di magandang posture sa leeg at ang TMD. Kapag pangit yung posture mo sa leeg, ibig sabihin, pwede ka ring mataas ang tsansa mo na magkaroon ng TMD. Yan. Sa intra-articular causes o yung mga sakit na galing sa joint, number one po na cause dito ay ang kondisyon na kung saan namamaga yung joint, namamaga yung mga structures na makikita dito sa joint. Yan, kapag may direct trauma, ikaw ay nasuntok, yan,
nasuntok ka sa baba, nasuntok ka sa panga, posible ring dahil sa indirect trauma tulad ng pagnguya ng matitigas na pagkain, madalas na pagngat-ngat o pagnguya, lalo na yung mga nag-chewing gum. Yan, madalas na nag-chewing gum. Bruxism o pag-grind o nagngangat-ngat ng ngipin kapag tulog. Mahigpit na pagsara o panggigigil, yung mga parating galit. Yan, pagkapudpod o pagkabungi, kulang-kulang ng mga ngipin, lalo na sa bagang. Yan, pwedeng maging cause ng TMD. Pwede rin dahil matagal kang nakanganga, tulad ng kapag nag-undergo ka ng dental procedure. Siyempre, nakanganga po kayo ng matagal na oras. O nasobrahan mo yung pagnganga mo sa paghikab. Meron akong naging pasyente dahil sa sobrang hikab niya, pagnganga. Kaya sumakit yung kanyang jaw. O pagbirit mo sa pagkanta. Yan. Malalaking pagbukan ng bunganga sa pagkanta. O nag-undergo ka ng operasyon at nilagyan ka ng general anesthesia kasi ngumanganga nga po kapag nilalagyan ng general anesthesia. Pwede rin dahil sa arthritis. Yun nga, sabi ko, pwede rin magkaroon ng osteoarthritis ang panga kasi joint din po ito na madalas gamitin. Dahil nga ang joint na ito ay madalas gamitin sa pagkain, pagsasalita, kaya malaki ang chance nito na magkaroon ng wear and tear. Yan, kaya napupudpud po yung joint na ito. May mga kondisyon din na nagdudulot ng pagkakaroon ng hypermobility o sobrang paggalaw ng ating TMJ o itong panga natin, gaya ng Marfan syndrome, Down syndrome at cerebral palsy. Sa mga extra articular cause naman ay muscle spasm. Yan. O yung mga involved naman yung mga structures sa palibot ng joint. Hindi yung joint ang may problema. Yung structures sa palibot ng joint. Pwede kang nagkaroon ng muscle spasm o paninigas ng muscle sa pagnguya. Yung mga muscles mo sa dito sa mukha. Yan. Lalo na yung masseter, yung muscle po dito, yan, yung pinakita ko po sa inyo kanina. Temporalis, yung muscle dito, at pterygoid. Yan. Yan po yung pwedeng maging cause, magkakaroon ng muscle spasm. Pwede kang magkaroon ng TMD o temporomandibular disorder. Cervical posture po, disorder. O kapag pangit yung posture mo, sa liig, yan, o parati kang nakayuko, katulad po niyang nasa picture, pwede po kayong magkaroon ng TMD. Yung may mga fractures o bali sa panga kapag nasapak ka o nadapa ka, unang tumama yung baba mo, yun po, pwede po kayong magkaroon ng TMD. Ano ba ang mga sintomas ng TMD? Pananakit sa mga muscles sa pagnguya. Katulad nga po yung mga tinuro ko kanina. Muscle dito sa leeg, dito sa bandang ulo. Yan, maaring umabot sa buong mukha at sa leeg. Paninigas ng mga muscles sa panga. Hindi maigalaw ng husto ang panga. Hindi mo maibuka o hindi mo rin maisara ng maayos. Naglalak ang panga. Pwedeng naglak na nakanganga ka or naglak ka na nakatikom ang bibig. May clicking po o popping o paglagutok ng TMJ sa tuwing ibubuka at isasara mo yung iyong bibig. Meron ding pong tinitus o may umuugong sa tenga. Yan, yung mga pwedeng maging sintomas ng TMD. Parang meron ding nakabara at nakabara sa tenga mo na pwedeng maging cause ng pagkahilo. Yan. Pananakit ng ulo, nagkakaroon ng problema sa ngipin gaya ng pagkapudpod kasi nga nag-grind ka sa pagtulog mo. At pagkawala ng alignment o nagiging tabingi yung mukha. Yan yung mga possible symptoms po ng TMD. Paano naman ba ito nadadiagnose? Una, interviewin po tayo ng doktor o ng PT tungkol sa sintomas na nararamdaman mo.
Kakapain niya yung paligid ng inyong panga at leeg. Titignan niya kung mayroong pamamaga, naninigas ba yung mga muscles mo, at problema sa paggalaw nito. Di mo maibuka. Yan, di mo maisara ng maayos. Tumatabing yung mukha mo. Yan, bago mo maisara o bago mo maibuka ng maayos. Pwede ka rin i-refer sa dentist para ma-check ang kondisyon ng inyong ngipin at panga. Pwede rin i-suggest na mag-undergo po kayo ng x-ray, ng CT scan at MRI. Yan. Ano naman ang dapat gawin para maiwasan ang TMD? Iwasan ang sobrang pagnganga. Yan. Iwasan ang sobrang pagnganga tulad ng paghikab at pagkagat ng malalaking pagkain, malalaking piraso ng pagkain tulad ng apple. Yan, hiwain na lang ng maliliit na piraso yung apple bago kainin. Yan, basta anything na malaki, huwag niyo pong kagatin ng malaki. Hiwa-hiwain na lang po para mas madaling nguyain. Number 2, iwasang kumain ng matitigas sa pagkain tulad ng crispy pata, matitigas at makukunat na karne. Kaya dapat lutuin mabuti po para lumambot yung mga karne, yung mga buto-buto na nginangat-ngat-ngat-ngat pa natin. Ibalato na natin sa aso yun. Huwag na nating ngat-ngatin. Yan. Pangatlo, huwag sanaying parating nakapangalumbaba. Yan. Kasi yung bigat ng ulo napupunta sa ating TMJ. Yan. Kaya iwasan po yan. Iwasan ding iipitin yung sa balikat sa panga at balikat yung telepono, nakaganyan ka na sa telepono. Yan. Gumamit ng earphone o speakerphone. Panatilihing tama ang posisyon ng leeg sa ulo. Hindi po nakaganyan. Dapat po nakaganyan. Nakachinta. Straight ang likod. Yan. Huwag parating nakapanggigil ang panga. Yung parating parang galit o parating ang galit na nakadikit sa isa't isa yung ngipin. Yan, nakaganyan. Nakaklench. Matutong mag-relax para maiwasan ang paninigas ng inyong muscles sa panga at leeg. Iwasan ang matagal na pagnguya ng bubble gum o nganga. Yan. Pagbawalan ng mga batang nagngangat-ngat ng lapis at pambura, pati ng kuko. Yan, iwasa ay pagsabihan yung mga batang yan kasi pwedeng mag-cause ng temporomandibular disorder. At kapag na-diagnose ka na, nasabi na ng doktor na meron ka nangang TMD, ano naman ang management para dito? Sa mga doktor, iresetahan po kayo ng mga muscle relaxants, pain relievers, at maaari rin kayong i-refer sa orthodontics para masukatan po kayo ng splint, katulad po nitong nasa ngipin ko. Yan. At mouth guard. Lalo na kung nagga-grind po kayo pagtulog, meron. At para makorek ang mga problema nyo sa ngipin. Yan. Kaya mahalagang magpakonsulta pa rin po sa doktor, sa mga dalubhasa. Yan. Sa amin naman po as a physical therapist, para maiwasan ang pain, gagamit po kami ng mga warm or cold compress. Magamit din po kami ng tens, so yung electricity, para ma-stimulate po yung mga nerves dyan at mabawasan ng pain. Magamit din po kami ng ultrasound, ng laser, yan, laser at massage. At papakita ko po sa inyo kung paano po gawin yung mga yan, yung massage na yan. I-advise din po namin na kumain ng mga pagkain na malalambot at madaling nguyain. Proper posture ng leeg. At mga exercises na ipapakita ko po sa inyo. Yan. Yun nga, curb bad habits. Yung mga nagngangat-ngat ng kuko, ng ball pen, ng eraser. Avoid slouching. Yan. Try not to rest your head on your chin. Try not to eat hard foods. At avoid chewing gum po. Ngayon naman po, ang gagawin po natin ay ang mga exercises kapag na-diagnose na po tayo na meron na tayong temporomandibular disorder o TMJ dysfunction. Yan.
Yung mga exercises na ito, mas magandang gawin sa harapan ng salamin para makikita nyo po kung maayos ba yung galaw ng inyong bibig o ng inyong panga. Yan. Unang exercise po ay yung mga range of motion exercises o yung galaw ng ating panga. Yan. Una yung pagnganga. Gawin nyo po 10 beses yung pagngiwi. Magkabilang side. Yan. Tapos yung pag-abante, pag-move forward ng ating baba. Yan. And this time, lalagyan naman natin ng resistance para lumakas yung mga muscles ng ating panga. Gawin na po natin ng 3 to 5 seconds hold. Yan. Yung resistance po, huwag po masyadong mapuwersa. Huwag malakas na force. Mahinang force lang po, kaya nga po ang gamit lang natin ay 2 daliri. Kasi maliliit na muscles lang po yung kinukontra natin dito. Yan. Sa pagngiwi rin po, kung saan papunta yung inyong baba, doon po yung inyong kamay. Yan. O kontrahin nyo lang po yung movement. Magkabilang side. Yung pag-forward ng baba rin. Yan. At meron ding tinatawag na rocabados exercise. Yan, para ma-relax yung mga muscles natin sa panga. Yan. Una pong ginagawa natin dito, yung ang rocabados exercise ay binubuo ng 6 na exercises. At gagawin nyo po 6 times a day. Yan. Una po is yung dalhin nyo po yung inyong dila sa taas. Yan. Yung tip ng dila sa taas ng likod ng ngipin natin. Yan. Ang gagawin nyo po, una is hihinga lang po kayo. Deep breaths lang po, 6 na beses. Pangalawa naman po is bukasara naman ng bibig na ang dila nandun pa rin po sa taas. Naka-rest pa rin po sa taas. Yan. Ang sunod naman po, kukontrahin nyo na naman po ulit yung mga movements ng ating baba. Yan. 6 seconds hold po pala ito. Kabila. Sa harap. Pababa. Yung pagbuka po ang nire-resist po natin dito. Yan. Gagawin nyo po ng 6 seconds hold. Next naman po ay ang pang-apat po ay ilalagay nyo po ang inyong kamay na nakaganito sa inyong batok. Yan. Tapos, dadalhin nyo po yung ulo nyo pataas. Titingala, yuyuko. Tingala, yuko. Gagawin nyo po 6 na beses. Yan. Bagalan nyo lang po kung nahihilo po kayo. Gagawin nyo po ng 6 na beses. Next naman po is yung pag-chin tuck. Yan. Yung dila nyo po naka-rest pa rin po sa taas ng ngipin. Sa likod na taas ng ngipin. Yan. Gagawin nyo po is iti-chin tuck nyo po yung inyong baba. Anim na beses nyo po gagawin. Na naka-rest po ang dila sa taas. Pag binalik nyo po yung inyong ulo, kailangan hindi po nakaganon. Neutral lang po. Ayan, di ba?
6 na beses nyo po gagawin yan. At ang last exercises po, exercise is yung shoulder nyo po, i-retract nyo, dadalhin nyo sa likod para po yung shoulder blades nyo is magdidikit. Mag-squeeze po sila sa likod. Yan. 1, 2, 3. 6 na beses din po. Huwag nyo pong dadalhin yung ulo nyo paharap, ha? Naka-neutral position po yan. Yan. Gawin nyo po 6 na beses. Yan. Yan po yung rocabados exercise. At ang next naman po is yung mga stretching exercises o yung para ma-relax yung mga muscles natin. I-massage po natin yung mga muscles natin na involved po sa TMJ dysfunction para ma-relax po silang lahat. Yan, ito po kasi yung mga muscles na yon. So, kailangan ma-massage po natin. Yan, massage po natin pataas. Pataas. Yan, pataas. Yan, tapos pwede rin po dito. Yan. Muscle po natin dito, yung masseter. Yung una po nating nirelax na muscle is yung temporalis. Yan. Pag naramdaman mo ng relax, sunod na muscle naman. Gamitin mo naman itong index finger mo na nakatiklop. Ganyan naman. Next, dito, kabila. Yan, pag naramdaman mo nang na-relax, ilipat ka naman dito, mga muscles naman dito sa leeg. Agurin mo. Paikot. Yan. Damay mo na yung sa leeg, sa likod, sa batok. Yan. Dito. Yan. Pwede mo rin i-massage yung scalp. Yan. Dito sa gilid, sa tuktok, sa likod. Yan. Para ma-relax yung mga muscles natin sa ulo, sa leeg, sa mukha. Yan. At pwede mo rin i-stretch yung mga muscles natin sa loob, yung mga maliliit na muscles dito sa ating panga. Yan, pasok mo yung daliri mo sa loob ng bibig mo, stretch mo. Stretch, stretch, stretch din dito, pababa, pababa. Yan, para ma-relax yung mga muscles na maliliit doon sa loob ng ating natatabunan itong mga malalaking muscles dito sa labas, na hindi kayang hagurin ng ating kamay, hindi ma-reach. Kaya kailangan doon natin ilagay sa loob ng ating bibig. Yan. Sana po ay meron po kayong natutunan ngayong araw na to. At kapag may mga nararamdaman po kayong pananakit ng inyong mukha, yan. Pwede nyo pong gawin ng mga exercises na yan. Very safe po ang mga yan na gawin para ma-relax po yung mga muscles natin sa mukha, sa leeg, sa ulo. Yan. At tabayanan niyo po ako muli next week sa panibago po nating topic. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nanood ngayong araw na ito. Bye-bye po! Aganda nung tinalakay ni Ma'am Leslie, kasi talagang malaking tulong yan. May mga nag-iinda-inda dyan na masakit ang kani-kanilang mga panga, kani-kanilang mga sa yung muscle nila sa pisngi, sa kaanguya, mga kapatid, at malaking tulong po 'yan para po sa mga ano po diyan, lalong-lalo din sa may mga TMJ disorders, mga kapatid, or lalo na yung mga pagnguya-nguya mo ng chicharon, yung parang oo. Ayan, yun ang sinasabi ko eh. Oo. bakit nataon doon sa dumaan yung ating kaibigan naman? Oo, yung palangan nun, Diyos ko.
Yung inunguya-nguya mo yung mga ano, lechong kawali. No? Oo. Saka yung mga crispy pata. Oo. Nako. Na talagang, may kasamang ano, buto talaga. Uy, grabe. Oo. Well, again, thank you so much, Ma'am Leslie. Laking tulong po niyan para po sa mga ano na ito, sa mga kapatiran po natin. At, yan po ang sakit ni Ponching. Yes. Oo. Ay, hindi pala. Hindi. Vertigo nga pala. Vertigo yan. Uh-oh. Kaya mga kapatid, no, tignan po natin kung meron na ba kayong TMJ disorders or mandibular disorder, mga kapatid. At ang mga simptomas na kinakailangan yung bantayan, ay maigi na makita ninyo agad-agaran po yan. Kasi mahirap, na-discuss na rin ni Ma'am Leslie yung mga komplikasyon ng TMJ disorder. Kaya again, thank you so much, Ma'am Leslie, for giving those exercises and also stretching sa ating mga panga upang maano natin, makorrect din natin yung mga pangangailangan po natin dyan sa ating pananakit ng ating panga. Okay? So again, Ma'am Leslie, baka meron kang katanungan dyan, Ma'am Leslie, para, kasi meron pa tayong konting oras, mga kapatid, para doon sa ating question and answer portion natin. Oh, sige, just comment lang dyan sa ating comment section box, mga kapatid, para sa ating katanungan ngayong araw po na ito. Magbibigay po ng tanong si Ma'am Leslie. Ayan, abangan natin yung kanyang katanungan. Nanonood na rin si Doc Lani. Oo. Eh, batiin muna natin yung mga ano habang inintay natin yung Ma'am ano, Sheila Fernandez. Habang inintay natin yung katanungan Ma'am at kasagutan Ma'am ni Ma'am Leslie. Ma'am Abby. Ma'am Ivan. Si Ivan nanonood. Yeah. Oh, happy birthday po. Happy birthday po kay Sir Jeter. Jeter Landicho. Ayan. Happy birthday, sir. And enjoy your day dyan po sa, isa po siya sa ating mga preachers dyan sa 13 Martires. Alright. Yan. Happy birthday, sir. Oo. And also happy birthday din kay Ma'am Rose. Happy birthday kay Ma'am Rose Bernades. Ayan. Happy birthday. At sana makatikim kami ng, ano ba yung tuna na yun? Laging ano? Kilawing tuna, yun. Kaya pala nandito si Sir BJ. Yeah. Ay, BJ. DJ pala, DJ. Oo. Huwag ka nagbababanggit ng kung ano-ano pangalan. At ayan. Sabi nga dito ni Sir Donald, masakit ang ulo ko, Sir Con, kasi walang laman ang wallet ko. Anong hihilutin ko? Yung wallet ang maiging hilutin. Balitan ang wallet. Say ko. Oo, ayan. Sabi dito, magbigay ng isang kos o sanhi ng TMD. Ayan, oh. Anim yata yun. Oo. Ayan. Magbigay lang ng isa. Oo, magbigay lang ng isa. Ayan. Ilan ang mananalo? Isa lang pwede manalo, no? Kahit isa lang. Isa lang muna. Oo, isa lang muna tayo ngayon. Oo. Yan. Ma'am Aba, wag kang hi-hi dyan. Sumagot ka. So, ayan. May sumagot na po eh. Teeth grinding eh. Teeth grinding daw, sabi ni Ma'am Reda Salem. Oh. Siya pa nauna. Yan. So, again, ito na po. Panalo na po si Ma'am Reda Salem. Siya po ang unang nakasagot doon sa tanong ni Ma'am Leslie. Kaya again, congratulations, Ma'am Reda. Nanalo ka po ng 100 pesos po na load. Ayan, makikinabang na naman dyan si Sir Ponching. Ayan. Iba talaga to si Joe Anterencio. Ah, ano sabi? In-enumerate na naman yun. In-enumerate lahat. Ma'am, parang hindi ko nakita. Oo, parang hindi ko nakita. Meron? Oo. Mas nauna ba siya kaya, no? Kay Ma'am Reda, hindi naman. Hindi ko nakita si Reda dito eh. Ha? Kaka-send lang ni ano, Ma'am Joanne. Ah, okay. So, yun. So, panalo na po si Ma'am Reda. Gusto ko lang kay Joanne. Isa lang ang hinihingi. In-enumerate lahat. In-enumerate lahat. Isa lang ibig sabihin yan, ma'am. Siya po ay talagang nakikinig. Yan. Bigyan na nga ng isang
100 peso daw. Ay, grabe naman. Oh, na 100 yan? Oo, bigyan na yan. Diyos ko. Ang bira. May kinabang na naman dyan si Sir Romier. Si Romier ang nagki-claim ng mga bawiin. Yan. Bawiin ang ano. Si Papa Romier ang nagki-claim niya ng mga yan. Lahat ng mga load, ng mga napapalaw na. Tulad ni Sir Ponching. Ayan. Pag nanalo si Ma'am Jassel, oo, si Ma'am Rayda, sila nakikinabang. Yung mga views nila, yun ang mga nag... Yes, totoo yan. Bakit nanalo na ba si Jassel? Oo, ma'am, nanalo na yan before. Tapos si Sir Ponching ang nag-claim ng load. Yan. Pag nanalo si Ma'am... Si Janet. Estela Islawan, Sir Christian Gaa rin po ang nagpapaload. Pag si Ma'am Quiñones din, Bella Quiñones, si Sir Janep din na nag-claim din po ng load. Ayan. Ayan. Pero again, congratulations. Tulong kanila, tulong nila yan sa mga ano nila. Siyempre, yung mga yan nag-i-area kasi yan. So, pag nag-i-area sila, baon-baon nila yung load na yan. Si Reda, anong, kanino niya ibinibigay? Yan kay Sir Ponching. Ay, Sir Ponching. Okay. Yan. Yeah. Minsan kaya kay Ma'am, sino ba yung partner mo sa ano? Sino yung partner mo, Sir Ponching? Eileen, oh, kay Ma'am Eileen, yan siya. Partner mo sa pag-i-area, ikaw naman, grabe. Bakit may nabasa ako nag ano, comment, amen po. Hindi, wala naman ako tinatype pa. Ewan ko. Oo nga, no? Nakakatakot yan, ha? Amen po. Bakit may nagtatype? Oo nga. Oh, bakit? Bakit tinype mo? Malay ko magta-type niyan. Ah, hindi. Anyway, again mga kapatid. Maraming salamat po mga kapatid. Maraming salamat po muli. And congratulations sa mga nanalo po dyan sa ating mga live viewers. Isa lang question ni ano. Opo, isa lang po. Again, congratulations sa mga nanalo, Ma'am Rayda and Ma'am Jo Anterencio. Maraming salamat po sa pag-sagot and pag-participate dyan sa ating simpleng question and answer portion. Gusto namin makita talaga kung meron kayo natututunan doon sa mga nadidiscuss po ni Ma'am Leslie. Alright? So again, thank you so much for joining dito po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. Bago tayo magtapos, hahayaan ko muna makabati ang aking speaker, co-host for this day. Sige po, Doc Joey. Nakailan pala itong Pongpong? Siya pala nagsusulat. Ah, si Pongpong pala. Oo. Huwag kang galaw ng galaw dyan, mapapahamak tayo. Baka manalo tayo. Maraming salamat po at pasensya na dahil isa lang po ang nanalo ngayon. Dalawa. Si Ma'am Joanne. Ah, nanalo rin? Oo. Sinabi sabi ko ba? Mo sabi mo mananalo yun dahil kinumpleto niya. Okay, sige. Congrats. Congrats, Romier, saka Jassel. Oo. Okay, congrats, okay. Romier at Sir Ponching. Yan. Bibigay doon kay Jassel. Ay, kay Jassel. Hindi po, kay Sir Ponching. Ay, kay Reyna. Kay ano yun? Okay. Sir Ponching. Nakakagulo na tayo. Sige. Maraming po salamat. Pasensya na po kayo. At naiinitan po ang lola. Yan. Papa-ice cream daw si, ano, ang host. Maraming po salamat. Kitang-kita tayo bukas. Amen. At Ma'am Eugene. Ma'am Eugene po bukas. Yeah. Itutuloy po natin yung discussion patungkol po dun sa pneumonia. Ayan, no? Kasi naudlot yung discussion natin or naputol yung discussion natin last Thursday. Kaya itutuloy po yan ni Doc Eugene para po sa atin. Kaya stay tuned in po kayo dyan. Lalong-lalo na yung mga agam-agam ninyo sa pneumonia. Ay muli tayo po ay matuto dyan sa topic po na yan. Alright, so again, I thank you so much for tuning in. And I do believe that this program ay may tulong na naman po para po sa inyo. Alright, so mayroon pa ba sabihin, ma'am? Lana? Lana. Alright, sige, magkita-kita na lamang po tayo bukas, mga kapatid, sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. Mamaya, airin na po in the Baptist Lunch. Invite more young people na pwede po makapakinig at matuto po dyan sa ating The Baptist Lunch. Mga kaya, Team Focus. Yes, mga Team Focus and also mga Team Prep. Team yan, prep. Kasama na rin po dyan sa The Baptist Lunch po na yan. Kaya invite yung mga kaibigan po ninyo, mga klase ninyo na wala pang pasok, ipasahan nyo po sila ng link, mga kapatid. Kaya, huwag po kayong alis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.